welcome to Tatak Criminology. So sa mga bago sa channel ko, so alam naman na nila kung bakit hindi ako nagpapakita ng mukha ko. Personal reason, and yung aim naman kasi ng channel is to help, di ba, yung mga nanonood. And okay lang kahit di nyo na makilala. Okay, so sa mga nagtatanong, hindi po ako top notcher, okay? In fact, ang aking average lang ay 83.15. Which is nasabi ko naman na doon sa aking mga ibang videos. Okay. And ano pa? Sa mga gusto pala, yung may nag-comment kasi na gusto niya daw maging top notcher. Okay. Sa mga gusto niyo, mga gusto yung content is pure na review sa criminology. Ang nire-recommend ko diyan, so ilalagay ko dito kung makita nyo. So yung kay Dr. Kyle Balita, kay Mr. Criminology. Ano pa? Amisay Review Center or Teo Criminology Review Center. Jack TV, yon yung mga yon yung mga pure na review sa criminology. Dito kasi sa channel ng Tatak Criminology is halo-halo, ano? And yung mga audience is nahati din, like merong mga small YouTuber, merong mga criminology students, merong mga criminologists, and meron ding mga applicant ng law enforcement. Okay? So, kung gusto niyo yung mga pure na for review, yun yung mga nabanggit ko kanina ang puntahan niyo. Okay? So, yung pagiging top notcher, dream ko rin yan dati, and hindi ko nakuha. So, dun na lang siguro sa mga, sa inyo na nanonood. So, sana makuha nyo, pag-pray ko, na kung kayo na lang yung tumupad ng aking dream. Pwede ba? Okay. Okay. So, ang topic natin ngayon ay yung last kasi, yung about sa criminology licensure examination for 2021. Okay. So, nandun na yung mga, sabi ko nga, may new rules, di ba, na mangyayari for 2022. So, yung mga naabutan ng old curriculum ay dapat makapag-exam na for sa next year. Okay, sa 2021. So, 6 areas pa rin naman. So, tingnan natin. So, coverage of the criminology licensure exam. Now, makainga. Wait. So, coverage of the criminology licensure exam. So, 6 areas pa rin naman pagdating sa 2022. Ang madadagdagan lang ay yung mga subject, okay, na nakapaloob doon sa bawat area. So, 6 areas. So, alam nyo na yon: criminal justice, law enforcement administration, criminalistics, crime detection and investigation, criminal sociology, and correctional administration. Okay. So, ngayon, tingnan natin naman yung, kung, di ba, may mga curious kung saan nakukuha yung board exam, yung question sa board exam. Or, sa isang area, di ba, for example, criminal justice, merong law book 1, law book 2, diba? Criminal evidence and court testimony. Ilang items kaya ang kukunin sa bawat subject na yon? So, ito, ay meron ako dito is yung table of specification galing sa PRC. Okay? So, itong table of specification ay ang binibigay ng PRC para maging guide or reference sa mga sa board kung ano yung magiging content ng board exam, doon sa schools, sa mga examinees and reviewees sa pagpe-prepare nila and pagre-review para doon sa examination. So, ano ba yung makikita nyo sa table of specification? Doon lang sa mga masisipag, ano yung mga gusto talagang curious kung anong laman ng board. Okay. So, sa table of specification, okay, wait lang. So, for the table of specification, ang makikita nyo naman dito ay kung ilang items, no? For example, so for the table of specification, ang makikita nyo dito, ayan, nandyan sa screen. Okay? So, law enforcement, 100 items. So, the first na subject na nandoon sa area na yun ay layer 1. So, ayan. Yan yung title niya, Layer 1, Police Organization and Administration with Police Planning. So, nandito yung topics na kukunin. So, ilang item ang kukunin dito sa Layer 1? 28 items out of 100. 28 na items ang kukunin
dito sa subject na to. So, makikita nyo kung anong specific topic siya kukunin. So, ayan, no? Makikita nyo dyan. Identify the historical development of policing, evolution of Philippine policing system, and theory, philosophy, and principles of police service. Okay? So, sa table of specification, dito sa table niya, meron ditong easy, moderate, difficult. So, nakalagay dyan kung anong type of question yung ibibigay. So, for example, dito sa Leia 1, so, two, dalawang item for remembering. Remembering, sa easy, no? Remembering and understanding. So, pwedeng term, date, or pangalan ng tao. Okay? So, makikita nyo rin na merong application, analysis, evaluating, and creating. So, siguro yung mga questions na yan ay yung mga situational cases na, or yung, eh nga, yung situational cases na magbibigay sila ng example, and then you need to define kung ano ba yung act na yon, ano ba yung ginawa nila na yon. Okay? So, yun lang naman. Okay. So, for today, ang ibibigay ko lang sa inyo ay yung items na lang. Kasi kung iisa-isahin natin lahat yan, pati yung mga topics niya, habutin tayo ng maraming oras para matapos yun. Okay? So, bibigyan ko na lang kayo ng idea kung ilang items or question ba yung kukunin per subject. Okay? Kung gusto niya naman basahin ng buo yung table of specification, nandun siya sa Facebook page ng Tatak Criminology, and ilalagay ko na lang yung link sa description box. Okay? So, ayun. So, first is the criminal jurisprudence. So, isang subject under the criminal jurisprudence ay criminal law. So, sa criminal law, may 25 items, 25 questions. Criminal law book 2, 35. Criminal evidence and court testimony, 20. And criminal procedure, 20 items. So, total of 100. Okay? So, next ay ang law enforcement administration. So, for police organization and administration with police planning, 28. Layer 2, industrial security management, 21. Layer 3, police patrol operation, police communication system, 21. Layer 4, police intelligence, 10. Layer 5, police personal records management, 5. And Layer 6, comparative police system, 15. So, total of 100. Next is the criminalistics. So, sa personal identification, ang kukunin nila, 15 question. Forensic photography, 20. Forensic ballistics, 15. Question documents, 15. Polygraphy, 15. Legal medicine, 10. So, forensic chemistry and toxicology, 10. So, total 100 ulit. So, crime detection, investigation and prevention, or CDI. Crime detection and investigation. So, subjects, fundamentals of criminal investigation, 18, special crime investigation, 18, organized crime investigation, 16, drug education and vice control, 16, traffic management and accident investigation, 16, fire technology and arson investigation, 16. Okay, next we have the criminal sociology, ethics and human relations. The introduction to criminology, may 25 items. Criminal justice system, 10. Human behavior and crisis management, 16. Ethics and values, 16. Juvenile delinquency, 16. Criminological research, 17. So, yun. And the last, yung correctional administration. Syempre, dalawa lang naman yung subject na nandyan. So, tag 50 sila. Okay. So, ayun yung mga kung ilang items, okay, so bawat subject. Ganito na lang yung ginawa ko kasi nga masyadong marami yung laman ng table of specification. Kung gusto nyo isa-isahin, nandun nga sa Facebook page, okay? So, bakit magandang gawing guide tong table of specification? Kasi malalaman mo kung saan sila kukuha ng questions, okay? So, malalaman mo rin kung saan ba dapat ikaw, hindi naman mag-focus, pero magbasa ng mas madami. Okay? So, mas madaming subject. Okay? So, ang tandaan nyo lang, sa board exam, mahalaga talaga yung merong preparation. Okay?
kung noong college ka ay hindi ka masyadong pumapasok sa klase, kang absent, hindi ka active, hindi ka nakikinig, and then pagdating sa malapit ng board exam, doon ka lang babawi mag-review, medyo mahihirapan ka, okay? So, ang dapat mong gawin, kung kayo, mga nag-aaral pa lang naman kayo, yung mga ibang nanonood, ngayon, mag-start na kayo. And doon naman sa nakagraduate na ang and mag-take ng board exam, please, seryosohin nyo yung inyong mga, seryosohin nyo yung pag-re-review nyo, okay? So, hanggat maaari, maximize nyo yung binibigay sa inyong opportunity review materials ng mga review centers nyo. Okay lang din naman kung self-review, basta siguraduhin mo na sapat yung nabasa mo. Okay? And huwag mo rin kakalimutan na mag-pray, no, nagabayan ka ni God dun sa mga nire-review mo para maintindihan mo siya. And always tumingin doon sa mga, ano ba yung bago? Ano ba yung mga lumalabas? Or ano yung mga common na lumalabas sa board exam? Okay? So, sa mga criminology, reviewees, napakaswerte nyo dahil yung social media, YouTube, Facebook ay punong-puno ng mga criminology review materials, okay? So, nasa inyo ng harapan. So, sa time namin noon, medyo mahirap pa kasing makakuha ng mga review materials. Kailangan patago mo pa siyang ipapasan, okay? And now, marami nang nagpapareview for free, okay? So, sa YouTube, eh, hindi naman kalakihan ang bayad dun sa mga nagdi-discuss ng ganito eh. Actually, except dun sa mga nabanggit ko kanina na review centers na talagang meron silang pangbayad dun sa mga ini-invite nila para mag-discuss or mag-review ng certain topic. So, yun lang. Thank you very much and good luck sa inyo. Okay lang kahit di na kayo mag-subscribe, no? Bahala na kayo sa kung gusto nyo. Okay. So, yun lang. Good luck and to God be the glory.